Yan, no? Para masubukan ko lang. Susubukan natin isaw-saw si McDo kay Jollibee, no? Tingnan natin kung pwede ba. Loh. What's up mga kasosaw, welcome sa ating panibagong vlog. At ngayon sa vlog na to, pagpapatuloy natin ang ating food war. At sa kategory ng ating food war ngayon, magkakaroon tayo ng fried chicken war, no? So meron tayo dito ng tatlong kalahok. Una, si Chicken Joy ni Jollibee, si original chicken ni McDo, at of course isa sa mga local chicken, no, dito sa amin, si Tops and Mix. Originally dapat apat to sila, no, si Jollibee versus McDo versus Chowking versus Greenwich. Ang problema lang yung dalawa, no, hindi natin nabili ng maaga, mas maaga. Dahil, alam nyo naman, lockdown, no? Isang Greenwich lang kasing meron dito sa amin. At hindi pa ako pwedeng pumasok ng mall. No? Pangalawa, si Chowking, maagang nagsara si Chowking. Siguro marami siyang nabenta ngayong araw na to. So, ano pa bang inaantay natin? Umpisa na natin. No? Unahin muna natin ito. No? Una, syempre, no, si Chicken Joy. Si Chicken Joy ang unang kalaw. Bango. May init pa talaga. Ha? Pangalawa, si McDo. Pangatlo, hindi mo pa nakikita, si Tops and Mix. Pakita ko lang, ah. Tops and Mix. Okay. Unang kategory na titingnan natin is aamoy natin, no, yung kanyang smell at saka yung size. Pag-isayin na lang natin yung kategory na yon. Una, si Chicken Joy. Ibang klase talaga yung amoy ng Chicken Joy. Kahit nasa labas ka nga ng kanilang store, no, maamoy mo. Si McDo, kailangan mo talagang ilapit yung ilong para maamoy mo siya, no. Pero sa kanyang size, mas malaki si Jollibee. Pangatlong kalahok, si Tops and Mix. No? Mas malaki si Tops and Mix. Okay. Sa price naman, no, hindi sila nagkakalayo. This is 76, 85, and 85. So, ngayon, nakakainin na natin, may mga bagay tayo na ipoconsider. Una, kung crunchy ba, since fried nga siya, 'di ba? Crunchiness, juiciness, at saka yung mga katangian ng isang fried chicken, the best na fried chicken. Okay. So, feeling ko dalawang kanin lang muna yung kainin natin. Saka na tayo mag-extra rice, no? Yung kanin muna ni Jollibee at saka ni kakamay lang tayo. Una, kay Jollibee. Wala muna ang sauce. Mamaya ko na pala ibibigay yung verdict ko. Kapag kumpleto na lahat. Crunchy at malasa. Crunchy pero mas malasa to. No. Tops and Mix fried chicken. Wow.
Wow. Wow. Iba men. Iba to. Iba. Iba men. Walang halong biro. Okay. Next level sa taste natin is titikman natin yung sauce nila. This is Jollibee fried chicken sauce, McDo. Yung kay Tops and Mix naman is mantika at calamansi. Okay. Jollibee muna. Yung tanong dito is, nag-level up ba yung manok sa tulong ng sauce? Or nakasira ba yung sauce sa lasa ng manok? Kay Jollibee at saka yung kanyang sauce, perfect combination para sa akin, no? Kay McDo naman. Mmm! Parte talaga siya ng manok, guys. No. So, siguro, it is a must, no, na dapat pag kumain ka ng manok, may gravy talaga. Unlike kay Jollibee na pwedeng walang gravy. No. Pangatlo, yung underrated nating manok sa traditional na calamansi at toyo. Mas pinasarap niya pa. Ngayon, no, para masubukan ko lang, susubukan natin isaw-saw si McDo kay Jollibee, no? Tingnan natin kung pwede ba. Lo. Mas masarap, no, pag itong McDo, chicken McDo, isinaw-saw nyo kay Jollibee. I-try nyo, guys. I-try nyo. How about si Jollibee kay McDo? Okay lang. How about itong dalawang to dito sa calamansi at toyo? Parang nagiging ordinary yung chicken yung Jollibee pag sa toyo. Ganun din. Ito naman kaya. Try natin. Nawawala yung lasa niya. May lasa kasi ito na mabangis. No, para siyang native chicken. Hindi ko alam kung native ba yung ginagamit nila dito. Pero napakasarap nito. Sa Jollibee sauce. Okay lang, no? So, ito, hindi siya pwede dito kasi nawawala yung kanyang original taste. At itong dalawang to, branded na mga fried chicken, hindi ganong sumasarap kapag dito nyo naman sa toyo at saka calamansi sinasaw-saw. So dapat, ito talaga sila eh. Ito talaga sila. Pero ito, masarap siya sa, ang McDo, masarap yung chicken kapag isinaw-saw mo sa sauce ng Jollibee. No? Suggestion ko lang yun. No? Baka gusto nyong i... Ano? Ngayon, subukan naman natin with kanin. Wow. Hindi talaga magiging kumpleto yung Jollibee, no? Kapag hindi mo sinabayan ng kanin. Grabe. Ngayon pa lang sinasabi ko na, no? I will give Jollibee a perfect 10 para sa akin.
Bangis talaga nito. Ito naman. Okay din. No, pero iba din to eh. Tumatagal kasi yung lasa niya, no? Sa dila mo. Unlike nito. Siguro ganito talaga yung American taste, no? Kaya hindi masyadong appealing sa akin, no? Personally. Hindi ko naman nila lahat. Opinion ko lang to. Sa McDo, 8. No? Bibigyan ko siya ng rating na 8. Baka sabihin nyo guys, no, hater ako ng McDo. Nagiging honest lang ako. Eh, opinion ko lang naman to, no, sa ating food war. So far, yun yung panglasa ko. Tikman naman natin ito. Ibagid niya. Para siyang, ano, native talaga to ng manok siguro. So, para sa akin, I will give Tops and Mix a perfect 10, no? Kung gusto nyo malaman bakit, pumunta kayo sa kanilang store dito, no? Sa amin. Local brands kasi to, no? Minsan underrated sila kasi in terms sa branding, sa pangalan, hindi talaga sila kilala unlike dito sa dalawa. Ito, no? I will give Jollibee and Tops and Mix the perfect 10 and tie in the first place kasi napakasarap talaga nila. Yung sarap nito, ibang-iba sa sarap nito. Yung sarap nito, ibang-iba sa sarap nito. Hmm? Hindi ko naman sinasabing hindi masarap yung McDo, no? May ano siguro siya, deep kind of appreciation sa taste niya bago mo ma-appreciate, no? Yung ganitong lasa. Basta, siguro, kailangan mong araw-arawin para